na mahagi ng 20 million pesos na livelihood assistance ang Department of Labor and Employment o dole sa mahigit 1,000 mga manggagawa mula sa iba't ibang parte ng Central Luzon kamakailan. Ayon kay Dole Regional Director Attorney Ana Dione, ang pagkakaloob ng nasabing assistance ay isinabay sa pagdiriwang ng 84th founding anniversary ng Dole na ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium. Dagdag pa niya, ang nasabing livelihood assistance ay isa lamang sa mga programa ng gobyerno upang dagdagan ang kita ng pamilya ng mga manggagawa. Pinangunahan nila Pangulong Rodrigo Duterte at Labor Secretary Silvestre Bello III ang distribusyon ng mga livelihood checks sa mga beneficyaryo. Sa inilaan na tulong na ito, 560,000 pesos ang ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan para sa sakahan. Ang mga gagamit ng nasabing supplies ay ang Hermosa Bataan Eagle Farmers mula sa Hermosa Bataan. Maliban dito, ipangbibili rin ang nasabing assistance ng 6 na bangka at 6 na motor. 16 na mga housewife members ng Katipunan ng mga Bagong Filipina ang siyang makikinabang dito. 25 namang mga miyembro ng Cocoa Byproducts Association mula Balanga City, Balanga ang binigyan ng karagdagang 500,000 pesos bilang kapital para sa kanilang barangay Pasalubong Center. Mahigit 1,000,000 naman ang ilalaan para sa pagpapatayo ng motorcycle parts store at iba pang related services sa Baler Aurora. Ito ay pangungunahan ng 27 miyembro ng Baler Trike Association. Ang nasabing livelihood project ang siyang tutugon sa mga pangangailangan ng mga tricycle drivers at operators, at ito ay sa pamamagitan ng paglalaan ng easy payment at credit schemes para sa mga kailangan nilang parts at services. 10 milyon naman ang inilaan ng ahensya para sa probinsya ng Tarlac. Mahigit 700 na individual na may kabuhayan starter kits ang makikinabang dito. Makakatulong din ito sa 160 na ambulant vendors na may negosyo sa kariton o nego cart na nagbebenta ng iba't ibang klase ng street food. Nakatanggap ng 780,000 pesos ang mahigit 100 miyembro ng pagkakaisa ng kababaihan ng Gimba Multipurpose Cooperative sa Nueva Ecija para sa pagpapaganda ng kanilang mushroom production at handicraft making na gumagamit ng dried water lily stalks. 250,000 pesos naman ang natanggap ng Women's Association of Candelaria sa Zambales para sa karagdagang working capital ng 30 miyembro na may rice retailing store. 240,000 pesos naman ang inilaan para sa karagdagang kapital ng umiiral na nego carts ng 24 na ambulant vendors at sari-sari store owners na nakatira sa Subic, Zambales. 6 milyon naman ang ipinagkaloob sa Subic para sa nego carts at starter kits, at inaasahan na makakatulong sa 300 mga mahihirap na residente ng nasabing bayan. Ang naging tema ng pagdiriwang ng 84th founding anniversary ng ahensya ay trabahong marangal para sa lahat, sabay-sabay nating iangat. Ito po si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.